Grabe. Ito yung venue mamaya ni Charlie to discuss the Hito farming. Ayan. Grabe. Ayan. Dito tayo sa Tesyoy's. Tesyoy Orchids Farming. Oh, di ba? We're going to discuss sila mamaya yung training nila about Hito farming. Oh, let's go na. Ganun. Tara, saan na tayo, ma'am? Sa bukid na. Bukid. Sa hatchery bago mag-seminar. Okay. Yes, saan nga tayo pupunta? Sa mo yung mic. Papunta tayo ngayon sa kwan, sa farm. Doon dine-develop yung doon po i-develop yung fingerlings production natin. Mm-hmm. From farm mga 30 to 40 minutes papunta po doon. Okay, okay. Doon yung pinuntahan ni Sir Buddy na manggahan. Eh direk lagi ka na lang diyan sa ibang bansa. Ah. Kami na lang. Sarap din talaga sa probinsya. Basta may market ka, napin mo lang eh. Masarap mabuhay dito, basta huwag ka lang maiinip. Mm-hmm. Masipag, yan ang the best. Kaya sabi ko nga, pag tamad ka, nga. Gutom. Gutom ka dito. Pero kailangan masipag. Santa Barbara? Ito yung farm nyo. Ay, ayaw ka lang nalunta. Ano tong pulang bahay na to? Butega rin. Okay, sige nga. Tignan nga natin. Dito natin makikita yung fingerlings production natin dito, yung pinagawang pan. Oo. So, pwede naman tayo dito dumaan para makita nyo rin yung tupa. Tara. Ito yung nilagyan ng net ni Mami yung mahiling magtanim si Mami, pinalagyan niya ng kalamansi. Oo. Ang problema, kinakain ng tupa yung dahon. Pinalagyan niya po ng net. Ayan po yung mga tupa namin alaga. Ilan ang tupa niya? Ah, nasa 20 po yata yan. Aba! Eh. Nagsimula lang yata yan sa 7 eh. Mm-mm. So may lupa kayo na dito pala pwedeng palakihin yung hituan nyo. Oo, oh, yun nga din po ang kwan namin, balak. Kumbaga nagsimula lang po kami dito sa dalawang pan. Yeah. Oo. Pagka gumanda ng gumanda, pagpupuro pan na yan sa gitna ng manggahan. Tingnan nga natin yung fingerlings mo. Wala pa po yung fingerlings, pan preparation pa lang po yung paste natin. Okay. Sige. Ito yung 2 hectares? Opo, 2 hectares po itong ikot na yan. Kaya marami-raming fish pan. Marami-rami ka palang trabaho. Huwag ka nang maghahanap ng ibang trabaho sa ibang bansa. Wow! Nakatumba na yung mga puno ng mangga. Opo. Dati po, sobrang ganda ng mga mangga na yan. Nakatayo, nakapabilog. Oo. Eh, nakailang bagyo na po, humiga. Ah, kaya naghigaan na sila. Ayun, napakita mo kids, oh. Gaganda niyan dati, mga bilog talaga. Pero, with this, okay pa rin. Namumunga siya. Ayun po, yung lalaki kanina, siya po yung tig-spray. Productive pa rin yung marami pa rin na-harvest dito, ano? Hindi nasisiyahan si Mami. kaya nag pero, iisip maglagay. Pero buhay pa rin siya kahit tumba na sila. Di, ang dami pala. Mm-mm. Ah. Ito na yung mismong pan natin. Nasa kanyan. Okay. 2,000, sabi ni Daddy, 2,000 square meters eh. Pero ang sabi nung tao namin, 2,500. Mm-mm. Kaya parang nasa 1/4 hectare. Malaki. Opo. Ang ilalagay namin dito, nasa 250,000 na fingerlings. Okay. Tsaka doon sa kabila, 250,000, nasa 500,000. Mm-mm. Pero isa lang po muna yung ilalagay namin. Mm-mm. So, kapag may immortality rate po kasi sa fingerlings. Yes. So, kung ano po yung mabubuhay sa 250,000, sa February po yun. Yun po yung magiging available namin sa third week ng February. Mm-hmm. So magbebenta rin kayo ng mga fingerlings sa kayong malalaki na napangkain na. Sa katapusan po 'yun yung pangkain. Tapos 'yun sa February ng second week or third week, yung mga maliliit na pang-alaga. Sisimula yan ng 1 inches, 2 inches, tsaka 3 inches. Mm-hmm. Ang ganda po. Kasi nag-start ka muna dun sa grow out. Sa grow out tapos in preparation na ito para sa malaki na. Ang naging problema po kasi namin, ang hirap pong humanap ng fingerlings na quality. Mm-hmm. Kaya kami nag-isip na kami na lang mag-produce.
Ah, okay. Tsaka mag-supply dun sa mga members natin na attend mamaya sa seminar. Dinadry muna, ano? Opo. Kumbaga, nalagyan na po namin, pagkatapos hukayin, nalagyan na namin ng apog. After 3 days, lalagyan mo ng tae ng manok or kami po, anilagay namin, tae ng kalabaw para hindi na bumili. Or pwede rin tae ng baka. Kung ano yung available. Pwede rin po, kapag wala yung mga tae-tae na yon, yung pataba na. 1620 or triple 14. Yung ganun. Tapos, after 2 days, pwede na po tubigan ngayon to eh. Pero umalis kasi yung tao namin, si Tito. Bukas na lang po. Tutubigan yan hanggang sa maglablab. Yung sinatawag nilang maglablab or maglumot. Then, araw-araw, dadagdagan ng tubig hanggang pwede na pong baka by next week, lalagyan na po namin yan ng finger, na fry na palalakihin. Ano po yung purpose ng ano, yung paglagay ng mga tae ng kalabaw? And ano? Ayun po, para po maglumot. Kasi pinapromote po natin na mabuhay yung mga microorganisms, yung good bacteria, yung phytoplanktons. Yun kasi yung magiging initial na pagkain nung hito kapag nilagay po natin dyan yung mga maliliit. Kasi yung sobrang liliit lang yung mga ilalagay dyan. Kaya kapag hinihintay po yan yung paglalablab, magkukulay green din daw po yung tubig. Then maganda na pong lagyan ng fingerlings or fry. Ito, dito balak maglagay ng kubo ni Mami. Dito na lang. Another kubo na naman. Dito na lang tayo magkakape nun, ma'am. Dito na lang. So, ihaw ng hito. Kung ilan ang gusto. Tapos gusto ko taniman ng mga kalamansi dyan sa gulo na. Kalamansi. Bumili na ako kalamansi kahit ayaw nila. Kinakain niya ng tupay. Tulad para pang ano. Ang gusto niyang gawin, tanggalin nila yung tupa. Gusto ko yung kalamansi. Wala talagang magagawa si Sir sa mag-ina. Wala. Ang kasi bilis nilang kumilos, grabe. Bumili na ang kalamansi, taniman ng kalamansi. Pagka po ito, yung ganitong size, pagka sa grow out, kunyari, doon sa kabila, lagyan namin ng grow out. Nasa 15,000 daw po yung capacity. Yung technician po nagpunta dito para i-estimate na yung lugar. Hindi na po sa amin. 15,000 ang laman ng bawat pan. Kapag ka grow out. Grow out. Pero kapag ka fingerlings, 250,000 isa. 250,000. Naku, parang natin bibilangin yun at... Kaya nga, hirap eh. Oo nga, no? Kaya kapag naging maganda naman po yung production, pati yung kabila, fingerlings, tapos magpapahukay na lang kami ng pang-grow up. Pang-malakihan na to. Natin opo. Na maging successful ang first hatchery natin dito. And then, magbebenta tayo ng fingerlings. Fingerlings talaga. Yun, baka bumalik po kayo yung ma'am nun. Oo naman. Mga third week ng Feb. Ilang ano to, ma'am? Ilang ano to, Charlie Kiel? Anong estimate time nung para makarating ka dito sa ano? Ito na. Panong pubuksan na to, lalagyan na. Ah, yun po. Ngayon, lalagyan na ng tubig. Or bukas. Tapos maghihintay po siguro ng 3 days para maglablab yung tubig. Doon na po lalagay yung fry. Tapos, ang sabi sa amin, 21 days bago i-harvest yung fingerlings. So, 3 weeks. Yun po yung harvesting natin ng 3 weeks. Oh, wow. Kaya magpapaseminar na tayo, yung makukuha ng sa seminars. Ready na yung fingerlings. Wow. Galing, bilis. Tapos, kasi yung kinumpit din namin ni Mami yung time nun eh. Ngayon, magsiseminar sila. Gagawa sila ng structure nila 1 week or 2 weeks. Tapos, 2 weeks, magkakaroon ng treatment dun sa structure. Ready na yung fingerlings natin na dinadalhin. Pagka ready na yung lalagyanan nila. So, ilan sa akong apog yung nilagay natin dito? Yan, tig limang, 5 bags. 5 bags. 5 bags, 50 kilos apog each sa isang pond. Opo. So, 10 bags bale. 2 pond ito. Opo. Yung puti. Oo, yung limestone kanina. Oo, yung nakasako-sako. Yung apog na yan kasi, ginagamit din yan sa bukid para matanggal yung asim ng lupa. Yung acidity. Sa sobrang pataba. Ito naman, fresh naman. Kaya okay lang din naman na hindi maglagay. Pero nagpalagay na rin yung technician namin. Before, hindi namin napapakinabangan itong lupa na to. So, yung mga manunood,
meron kayong mga lupa dyan na hindi napapakinabangan. O FW ulit. Basta may source ng tubig, tapos may panghitit ng tubig, pwede natin lagyan ng tubig. Ay, ng hito. Pinasuro-suro yan. Suro-suro. Naka 21,000 dyan sa pagsuro. 21,000 ito. Pero nakatipid kasi kami na kasi gamit yung roto natin eh. Yung kulay pula dyan. Sabihin na natin 28. Nasa ganun, 30. Hanggang more or less 30. Ano? Opo. Sa ganito kalaki eh. Malaki to eh. Malaki to eh. Nakamagano na kayo ngayon, ma'am, sa ano? Charlie. Sa expenses. Kaya gusto ko may assistant eh. Assistant ko lang. Estimate yung sa, mo. Yung sa, lahat, ka na. Yung sa akin lahat na computer. Yung kay Dade, wala. Tsaka sa akin, tansya. Pero magaling ako mag-tweet. Tingin lang ako ganyan. Naka-excel lahat sa akin. Ah, sa kanya, excel. Details sa'yo. So, sa tingin mo, nakamagkano ka na ngayon? Pero, ang pinaka, di ba sa manok po, nasa 70. Sa grapes, medyo lugi doon kasi walang tumano yun. Sa manok pala nakaka 60, sa grapes nakaka 70. Dito po nakaka 40 pa lang ako. Pati doon sa yung mga structure doon. Kumbaga hindi ganoon kalaki ang puhunan sa hito. Sa hito. Eh. Mas naging malaki pa puhunan ko sa manok at saka sa grapes. Na-realize ko din 'yan. Opo. Kumbaga sa feeds po kasi hindi siya magastos eh. I mean hindi siya ganon ka sing laki ng baboy yun. Ayan. Tsaka sa manok, kasi 1,700 isang kaban. Isa, diba? Saglit lang nauubos. Sa ito po, isang 25 kilos, 1,000, hindi nauubos eh. Hindi nauubos ka agad, I mean. Hindi ganon kailangan ng maraming kainin yung hito. Dahil meron silang mga asola, duckweed, maraming mga ibang ingredients na pwede mong ipakain, alternative. So yung baboy kasi pure lipids. Yes. So that's why malaking puhunan, manok. Ay, manok may asola din ano, nakaka-less din. Kaya mas maganda talaga alam mo kung ano yung mga alternative na pakain na pwedeng ipakain sa mga alaga. What is available this is surroundings like malunggay, 'di ba no? Malunggay, mulberry, meron kami mulberry doon, napier. Ayun lang ako nagpunta rito, may acacia na rin pala ako din eh. Kanina pa yung manukan nila ni ma'am. Kanina na niya nakita. Ngayon ito na naman, grabe naman. Ito na mayroong acacia rito. Oh, niya. May share mo na naman ako, pulakin nyo kahoy. Oh, ayan po ah, hindi nyo kailangan ng mga bakanting lupa nyo dyan. Opo, pwede pala yun. Yeah. Pwede natin gawing productive. Yes. Sige po. Okay, let's grabe ma'am, na nakatumba lahat. Lahat yan, tinumba ng bagyo. Ganda nga dati dito. Pero nagumulaklak siya, no? Ay, ang plano nyo dyan ma'am, ganyan lang. Mas gaganda naman daw po yan. Okay. Parang nagkaroon tuloy ng design yung mangga nyo, naging tumba lahat. Naging tumba. Diba? Ito, pinagawa ko sangkalan. Puno ng? Sampalok. Oh, tapos binibenta nyo. Binibenta ko doon. Galing ni ma'am talaga. Yes, tapos uling yan. Resourceful talaga to si ma'am. Eh, malaki yung puno nun eh. Yeah, anong plano nyo doon? Lamesa. Lamesa. Okay. Naiwan na yung pinakapuno. Kids, oh, sampalok to ma'am, no? Oo. Yan, gagawin nilang... Lamesa yan. Eh, bakit nyo nga po pala pinaputol dahil sa bagyo din? Nakakasira po kasi ng bubong. Yung dahon ng sampalok. So, gandang lamesa nito. Pwede nang... Maupo ka na dyan, picture. Pag na ano, ayos po niya ipamana. Babalik po tayo ulit ngayon na sa bahay, no? Sa asyenda. Kasi yung para sa asyenda na, para sa seminar na... Galing tayo ng Mango Farm. Oo, yun na. Ito ang sa kanilang... Dito, farming. Ayan, magpapalunch sila. Grabe, tinan nyo naman, oh. Grabe dito si Ma'am Tess kung magpalunch. Oh, diba? Sinigang and I think adobo and caldereta. Kaya nga po talaga kung yung mga kooperatiba na magiging ano lang talaga sila, totoo dun sa ginagawa nila, sa dami ng na-access sa gobyerno, magiging successful eh. Yeah. Ang problema kasi na yun, medyo magaling ding makikilaro sa mga nasa taas. Kaya, okay. Pakisama. Ang daming benepisyo. Pag kami yung mga nagiging bisite, siya taya. Hindi siya nagpupundo sa... Ito na lang, katulad na lang itong ginagawa po namin sa RCEF, di ba? Nagtuturo kami ng farmer.
Ang problema sa nakikita ko sa mga tinuturuan ko, nakapag-graduate na ako ng isa, hindi sila after dun sa matututunan eh. After sila dun sa 160 pesos per day na matatanggap. Katulad kanina, nagpa-exam po ako. Hindi ko sukat akalain na yung paulit-ulit ko nang itinuro sa kanila na lumabas dun sa exam na napakasimple naman, hindi pa rin nila masagot. Yun yung mga kaklase ko noon, nung nagpunta ako doon. Eh, mawawala. Ang nakikinig lang po, lima lang kami. Tapos eh, nawawala na yung iba. Marami kapag ka umaga eh. Maya-maya, nauubos ka. Nauubos. Yan yung arawata ng mga atin, yung mga tambay eh. marami po, basta after lang talaga sila dun sa 160 per day kasi may allowance. Kasi pag nag-enroll ka po, libre na yung pag-aaral mo. Bibigyan ka pa ng 160 per day. May uniform. May uniform allowance ka pa na ibibigay sa iyo. Mga parang ang swerte nga eh. Kumpara tayo nga dati nung wala pa yan, naghahanap tayo ng babayaran, di ba? Yung sinasabi ko nga din sa kanila na kami, naghahanap kami ng babayaran para kami mag-training, para kami ay makapag-matuto, makapag-aral. Kayo ito na sabi ko libre na. Ayun niyo pang pagbutihin. Kaya kung titingnan niyo po minsan, kanino pa talaga ang problema? Sa gobyerno pa talaga o sa farmer? Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, parehas may problema. hindi lang gobyerno kasi may problema. Kasi daw doon, sa mga naririnig ko sa mga interview lang din ni Direk, sinasabi nila daw, kasi ang mga parents daw, sir, kasi sinasabi sa mga anak nila na, gusto ko pag ano nyo, huwag nyo na kaming gagayahin na kasi mahirap daw mag-farm. Opo, ayaw daw nila matulad. Ini-discourage mo nila. Yung mga anak nila sa farm. Sa farm. Yun yung isang paano mo encourage yung mga anak-anak na mag-farm? Kasi nga mismo yung magulang, yes, ano nagsasabi, yung maling ano nga po, yung maling mindset. Eh ako sabi ko, gusto na ngayon lahat pumasok abroad. Sa office. Oo. Office or abroad. Ang lagi ko nga po sinasabi, kapag umasenso ang larangan ng IT, ng medicine, engineering, infrastructure, lahat, pag bumagsak po ang agrikultura, babagsak lahat yun. Kasi yung agrikultura lang ang nag-iisang pilar. Ando doon sila lahat sa taas. Wala nang makakain. Titigil lahat yan. So sabi ko, bakit ako? Nasa opisina na ako. Si sir, bakit? Nasa opisina. Bakit, bakit kami bumabalik? Tapos, back to basic. Ako nasa DILG sa central office na nung ma-realize ko. Kasi bakit farming pa rin po ang bansa? Kasi alaging... Ang ganda eh. Mali yung motivation ng mga traditional farmer na sasabihin nila na gusto ko maging doktor ka, maging teacher ka, maging nurse ka, magpapaalila ka. Ang naging motivation ko, yung tatay ko, nung siya ay kabataan niya, nag-farming siya. Kaya niya naitayo yung kauna-unahang auto supply sa Nueva Ecija. True farming. Yun yung naging motivation ko. Nasabi ko, yung tatay ko yung nagawa eh. Di ako naman, kumita. Ang iniisip ko, di ba galing ako sa Bigas, galing ako sa Bulacan eh. Sinag-aralan ko yung magiging return ng bigas ngayon kasi yung kalagayan ng business namin sa Bulacan is hindi na ganun kaganda eh. Pinag-aralan ko itong free range, pinag-aralan ko itong hito, pinag-aralan ko lahat. Yung rabbit nga, nag-aral din ako ng iba, ng mga lahat ng agriculture. Yung kita sa free range, kita sa hito, ang ganda ka ako makikitain basta ka ako ma-develop. Oo, totoo. Kumbaga yung mga business sa agri, maganda eh compared sa... Maganda rin naman ang kita sa pagiging empleyado. Pero kung mapapaganda mo yung business dun sa agro mo, mas maganda po. Ang problema pagka naging empleyado ka kasi 8 to 5, di ba? Oh. Hawak yung oras mo eh. So, kumbaga parang ano sa'yo, alipin ka talaga ng ano eh, alipin ka ng trabaho mo eh. Katulad sa atin, laya. Kunti pa lang kasi nakaka-realize na maganda kita sa agri. Hindi kasi nila nakikita. Opo, hindi nakikita. Yung potential. Sinasabi ko natin sa mga kabarkada ko, pre, mga ganito na rin kaya, maganyan na. Ayaw. Bahala kayo pa. Kumikita na sila eh. Masyado na. So, andun ang comfort zone nila eh. Hindi takot silang try. Pero totoo kasi naman, pag nag-farming ka, talagang mahirap sa kanya. Mahirap talaga sa una. Lahat naman po eh. Hindi naman na kailangan mag-umpisa malaki, di ba? Lagi naman nila ang tinuturo. Kahit maliit lang. Start small. Yun naman po talaga eh. Parang yung ano ko nga po, nung nag-aral ako ng business administration, ang tanong nung professor ko, sabi niya gano'n, first day of class, sabi niya gano'n,
bakit kayo nag-aral ng business administration? Parang gulat ako sa sagot ng mga classmate ko. Habi nila, gusto maging manager ng Jollibee, maging manager sa mall. Puro ganun, para puro mga trabaho. Pagdating sa akin, sabi, bakit gusto mong mag-aral ng business administration? Kasi pag gusto ko pong i-promote yung agribusiness, sabi ko, gulat sila lahat. Eh, kasi yun na talaga yung motivation ko dati na gusto ko ipakilala yung agriculture as business. Hindi yung agricultural lang na marumi. Kasi business naman talaga eh. Mamumuhunan ka, ibebenta mo, kikita ka. Diba? Trading. So business ang agriculture. So yun ang gusto ko i-promote. Na, saka unlimited ko na eh. Yes. Unlimited ang pwede mong maging kita. Tinan mo yung manok. Mm-hmm. Sabi ko, araw-araw nangingitlog. Araw-araw kumikita ka. Diba sabi nga po nila wala daw kita sa agri. Nung nag-stop ako ng DILG, 2018, may naiwan yung tatay ko na farm sa Gabaldon, kalahating hektarya. Malapit naman siya sa kalsada, pero parang isolated ako. Gumawa ako ng parang experimentation. In-experiment yung sarili ko kung walang kita sa farming. You know, nagpatayo ako maliit na kubo, worth 50,000. Nagpagawa ako ng poso kasi walang source ng tubig. So, syempre, pag natanim ka, kailangan mo tubig. Kailangan mo everyday use tubig. Yun yung mga basic pinatayo ko. Nagpatayo ako maliit na kulungan ng manok, tapos uso pa nun yung RIR sa, ano pa ako bumili eh, sa La Union. Inabangan ko pa dito sa Tarlac, bus. So, nag-alaga ako. Nagtanim ako ng konting talong, konting kamatis, konting beans. Basta yung kung ano yung pangangailangan ko. So, wala akong kita. Kasi wala akong trabaho eh. So, parang dahil nga mag-experiment ako pa paano yung mangyayari sa akin. Nakakabenta ako ng mga seedlings. Papatubo ko ako ng papaya. So, lahat ng seedlings, pati blue tarnate, ipopost ko sa Facebook, may order, papadala ko sa jeep, pipikapin sa terminal, papasok sa GCash yung ano, isang taon at kalahati, sabi ko na bayaran ko credit card ko, nakapag-loan ako ng cellphone, nakapag-loan ako internet ko, kumakain ako araw-araw, sabi ko ganun, wala akong trabaho, hindi totoong walang pera, may pera, basta magsikap ka lang. Masipag, tsaka alam mo kung ano dati. Yes. Kasi ang nangyayari nga po dun sa mga farmer natin dahil hindi sila knowledgeable, lalo na pagdating sa marketing. Yes. Nangyayari, ako si farmer, ipapasa ko lang sa'yo, tamad na ako ibenta, maghanap ng pagbebenta. Sa ahente mo sa ahente. So, mura na mabibenta. Ididiktan mo na lang yung presyo. Masira minsan, di ba? Tapos, isa pa sa packaging, dahil pangit na yung packaging. Pagdating sa palengke, pagdating sa palengke, babaratin yun. O kaya, murang bibilin kasi pangit na yung itsura. Ang gagawin nyo, isosort pa kasi yun, itatapon na. So, food waste. So dun pagdating doon na lahat pumapasok po yung problema eh. Kaya isa sa mga system inaano ko, isa sa mga nilelecture ko po pag nai-invite ako, food waste, pag agriculture, sabi bakit food waste? Kasi ito lahat yung hindi dito lahat yung problema, bakit naghihirap si farmer, bakit nagbabago ang klima, bakit nasisira ang pananim ni farmer because of food waste. Kaya bukod sa marketing, packaging, yan ang problema. Tapos yung knowledge ni farmer about dun sa mga bagong technology. Kasi nagbabago po eh. Yes. May innovation. Value to the product. Ang lagi nilang ipinipilit, yung nakasanayan nila dati. Sabi nila, bakit nyo kami tuturuan? Dati na kami farmer. Iba na yung alam mo nun eh. Iba na yung ngayon eh. Nagbabago. So kailangan maturuan talaga natin si farmer na sumabay siya dun sa bagong sistema. Okay, may tanong lang ako. Yes po. Halimba talaga farmer, yung farm owner o farm worker? Yung gumagawa po. Isa yan sa ina-advocate ko din. Paano magiging businessman ng farm worker? Kailangan po talaga turuan natin si farmer na maging negosyante na siya ang bumungkal ng lupa niya. Mahirap turuan ng mga farmers kasi karamihan yan, no read, no write, wala silang pinag-aralan. Mm-hmm. Na sanay sila sa puro out lang. Pagka binigyan mo, gagastusin lang nila ng yes, walang kakuan yung bibigay mo. Hindi doon sa talagang dapat na paglagyan. Real talk yan. Yung iba nga, yung mga nag... Yun ang dapat na linawin ng kung paano i-distinguish yung farmer sa farm worker. Kasi nga po, halimbawa ako, namuhunan, may pera ako. Tapos meron akong lupa. Tapos pinagtanim kita. Ako si farmer, hindi po dapat. Yung financier dapat ako. Hindi ba nagkaroon ng land reform? Halos kinuha yung mga lupa ng mayayaman, binigay sa mga farmers sa ika. Eh, hindi naman alam magnegosyo ng farmers na niwala silang panggastos. Hindi, ang ginawa ng gobyerno, pinautang.
eh pinautang nung matanggap yung pera ng mga farmers ang ginamit. Hindi naman si ginamit sa bukid para ma-develop yung lupa. Isa pang problema, sir, ng sunlight, financial literacy, kulang ang farmer. Kaya nga, hindi dapat ganun kabilis na yung magiging guha. Dapat imulat muna yung farmers na sinasabi kung yung farm worker, turuan muna kung paano maging patakbuhin yung kwan, yung bigyan farm. Ng Ang idea ko nga po diyan, yeah, dapat yes, yeah. 'Di ba may mga binibigay na tulong. Dapat ang gawin bago ibigay yung tulong, yung financial assistance, series of trainings muna. Ngayon kung makakatapos ka dito, eh karapat dapat kang tumanggap ng tulong. Pero kung hindi mo 'to tinapos, hindi ka karapat dapat tumulong. Kasi dapat bago namin ibigay yung pera sa iyo, alam mo yan kung paano papatakbuhin. Eh ang farmer pa naman minsan one time big time o one day millionaire. Pagka nakatanggap na pag-inuna. Tsaka pag po tumama sa farm, malaki yung kita. Makita ko yan eh na, kaya ko nasasabi na obserbahan ko. Makita ko dun sa may farm dadaan mga jeep. Sabi ko, bakit kaya may mga nakalagay na supa dun sa ilibabaw ng jeep? Minsan mga bagong TV, washing machine. Kasi tumama eh kayan sa gulay. Tapos summer, tinanong ko. Sabi ko, yung summer, walang tanim. Sabi ko, kuya, bakit hindi po kayo nagtatanim ngayon? Sabi ko, hindi po walang puhunan. Wala po sir patubig eh. Hintayin pa ulan. Bakit po hindi kayo bumili ng ano? Nang deep well, di ba? Eh, magkano lang deep well? Dapat, bago kayo bumili ng kung ano-ano, yung deep well muna, kasi magagamit mo yan para tagalan tagaraw. Buhay ka agad ang gusto. Yun. Kaya financial literacy, nakikita na natin, kailangan financial literacy, marketing, ano pa, yung sa bagong sistema, climate resilience. Tinuturo naman po lahat yan. Actually, madami ng program yung government. Ay tinuturo yan, agri-entrep, tinuturuan kung paanong maging... yes po, actually yung susunod na namin na topic, agri-entrep na yan, next week. Agri-entrep, yung sa financial literacy, meron po lahat yan. Ang problema lang, matigas din ang ulo ni farmer, ayaw umattend. Hindi po mapasok. May mga seminar, ayaw nila mag-attend. Tinatamad sila, nauubos daw yung oras nila. So, mainipin yata kasi din sila. Pero may sahod naman po. Pero minatapanggap naman sila. Hindi niya isa sa ano, mainipin. Sabi ko kami nga na, katulad namin, kami pa yung mas porsigido mag-training. Katulad ko, 14 days sa training, ibubuno ko talaga yun. Para makatapos, ilang training na 14 days o 2 weeks yung ano, ina-attendan ko. Pero tanongin mo, bakit po walang farmer? Na yun mga talagang farmer kasi ayaw daw. Pag nilbite, ayaw nila pag nalaman na 1 week o kaya mga 2 weeks na. Minsan nga yung 1 day lang na training, ala. Nabad na tamad po yun. Naiinip na. May problema, hindi lang sa gobyerno talaga ang problema. Parehas. Yun yung kailangan natin parehas ayusin. Problema sa gobyerno tsaka problema mismo sa farmer. Para masabi natin na uundad ang agrikultura. Sanay kasi Pilipino ba sa amin? Marami talagang tamad yun. Kasi sinanay nga po doon sa dole out. yung ayuda. Tama na sir, no? Sa P2P, tiyagaan ang pilaro. Hanggang madaling araw, nakapila na sila. Sa ayuda. Pero sa mga training na meron silang matututunan. Ayan. At i-educate naman sila, no? Totoo po. Nag-guide naman sila. Imagine yung ayuda na ibibigay sa iyo. Halimbawa sabi mo na 5,000. Kaya 5,000 yung ibibigay na ayuda. Pagka tinuruan ka at naging ikaw ay yung magaling na farmer, higit pa doon yung kikitahin mo eh. Kesa doon sa 5,000 lang na makukuha mo, 1,000 kung magkano yan. Isa pag hindi nabigyan ng pataba, galit na galit sa gobyerno. Halos murahin yung gobyerno sa Facebook. Diba? No, ba't hindi kami nakatanggap ng ganito? Hindi na nga dapat eh. Ang dapat ang ibigay yung education talaga. Kasi yun yung panghabang buhay, napapakinabangan. Kesa doon sa dole out. Kaya marami farmer talaga ang hindi pa aasenso. Pero problema rin ngayon kasi ang mga millennial ngayon, malayong makikita mo sa farming lahat. Sa bar, lahat, di ba? Pagkasahod yan, alam mo. Pero ma, marami na, maraming ano, na-encourage. Katulad yung isang ano namin ngayon, yung talagang tinatrain namin na bata. Graduate siya ng business administration din sa kasiguran. Yun nga, yung anak nung tinutulungan kong farm sa kasiguran. Una sabi ng tatay niya sa akin, parang balak na nila ibenta yung farm. Kasi tatlong magkakapatid yan sila. Yung isa, engineer, nasa Manila na nagtatrabaho.
yung pangalawa, graduate ng BSBA, yung isa sa architecture na hilig, walang hilig sa farm lahat. And sabi nung tatay, baka dumating yung time na pag wala na silang mag-asawa, ibenta lang ng mga anak, kaya ibenta na lang yung farm para pakinabangan. Mm-hmm. And ngayon, itong, ano, itong pangalawang anak, no, in-invite ko lang na mag-training, ma'am na adik. Kaya sabi ko, kailangan lang talaga na merong mag, paano lang, mag-i-encourage lang talaga. Ngayon yung bata ayaw nang tumigil sa training at siya na daw mag-manage ng farm. Kaya yung farm, wow, sa kanya na namin ipinangalan. Okay. Yung farm, siya na nag-manage ng farm ngayon. Kailangan lang talaga merong mag-push. Merong mga mag-i-encourage. Huwag sasabihin ng magulang na, huwag kang mag-ano, huwag kang mag-farm. Kailangan hindi gano'n ang ano. Dapat hindi gano'n ang turo. Anak, pagyamanin mo yung bukid, gano'n dapat. Gawing negosyo talaga yung bukid. Madaming pagkakakitaan sa bukid. Hindi lang yung kita, yung mga byproduct pa dyan. Ano siyang lahat eh. Tapos boss ka. Hawak mo ang ano mo, hawak mo ang iyong oras. Hawak mo ang kung magkano dapat mong kitain. Pag dumating na naman yung pandemic, di ba? Na-realize natin ng pandemic, sino ang importanteng tao? Magsasaka. Tumigil lahat, nawalan lahat ng trabaho, pero magtanim ka lang sa bakuran, kakain ka. Kahit wala, ano, kahit walang internet, kahit walang mall, kahit wala lahat yung basta meron kang alam sa pagtatanim, mabubuhay ka talaga. Matutuwa si Councilor Bong pag na-meet niya si Direk ako, baka maiyak sa tuwa yun. Idol na idol niya, ma'am. Sobra. Oh, Direk, narinig mo yun. kanina nga nung kausap ko, kasi sabi ko pupunta nga ako dito. Yeah. Tapos nabanggit na ni Ma'am, nabanggit niya yata kay Ma'am Jeng na nandito. Tinawagan ko agad, oh, andun to ka ako, attend ako ng hito. Aba, tuwan-tuwa. Sabi ko, kapanood ko lang sa kanya kagabi. Grabe, idol na idol niya, ma'am. Oh, nasa Thailand din siya ngayon, eh. Akala ko nga nandito dito para mag-selfie ka ako ako at na makakita niya, eh. Talaga. Gumagalaw yung kanang kamay. Taga saan kayo? Dito lang din po. Sige nga, interview nga ako ng konti. Yeah. Dito na natin lagay, no? So, ano yan? Gusto nyo rin talagang maghito? May farm din kayo? May maliit kayong mga space? Ah. Kumbaga, makikinig mo na. Kasi classmate namin to eh. Si Charlie. Eh, meron kaming maliit na lote. Okay. Eh, wala naman pong nakalagay. Mm-mm. Eh, tatry namin. Mm-mm. Ganda yun, ha? Mm-mm. Pero yung parents nyo, from farming din sila farming po. Palay po kasi kami talaga. Okay. Meron po rito ang bagong lugar. Ah. Sa Basteros. Kaya lang, yung sa likod nila ito pa, merong siyang yung lupan ngayon, yung parang kinuha na kuda pagka lumalalim yung tubig. Ayun, eh, yun ang i-develop namin na kung sakasakali mag-gustuhan yung hito farming. Kaya kung gano'ng kaluwang, ang kailangan talaga, ano ang mga kailangan, at anong magiging gasto. Gano'ng katagal. Para siyempre kung kapupunduhan mo, di ba? Tapos ano ba ang mga kailangan? Kailangan ba ng yung tao ng mga alaga? Yes, ma'am. Kung ba may sweldo ba yun, di ba? Kaya susweldoan mo yun o ang magiging panihati kahit yung spikitain. Ganun siyempre. Hindi yung po pwede yung babatarism lang naman yun. Hindi na uso ngayon. Oo, di ba? Dapat yun, ala, kasama doon sa pupunduhin mo yun. Yes. Ah, hindi naman pwede pag dakay lalaglag mo lang ito. Ay, ano, okay na yun. Yung kayo na lang lumaki po. Ano? Walang ganun na lang. Kayo po, may mga lupa ba kayo? O pagtatayuan niyo itong hito? Kung magugustuhan niyo itong seminar? Meron. Dito lang din po kayo nakatira? Po, sa likod dyan, sa likod nila Ate Tess. Wow. Ano pong pangalan niyo, sir? Junior po. Si sir? Si sir. Nasa farming din po ba ang hanap buhay ninyo? Wala pang baboy po yan. Medyo, ah, baboy. Hanggang ngayon? Eh, hindi na po. Medyo nagkasakit yung baboy. Yung ano, yun nga ang ano, no? Delikado ngayon. Kaya parang uunti na yata nagbababoy. Kayo, sir, baboyan din. Ngayon. Ano yun, pangkain na lang? O negosyo pa rin? Pang negosyo pa rin. Kaya lang, hindi na ganun karami. Oo, sir. Malaki po ko muna. Nakakatakot. Yeah, tapos, tama ba? Maliit lang po ang kita sa baboy.
Ito hito, maganda-ganda eh, no? Kulang pa pala tayo ng hito. Malaki gastos, maliit ang kukulang. Ay, maliit ang kita. Eh, yung mga misis niyo po, saan nag-work? Ikaw, sir? Nag-titis po sa abroad. Nag-OFW. Uy! OFW. Tamang-tama yun, sir. Nag-iipon ka. Para pag-uwi niya. Pero na siyang enough na, ano, negosyo ka. Yun nga po, kung sakali nga pong maganda magiging ka nila, diba? Sakali nga. Oo, sir. Kasi yun ang kailangan mag-upisa sa malaki. Maliit lang muna. Diba, sir, no? Tsaka basta sa farming, sana ang mga kapwa natin farmers, hindi yung inggitan, siraan, hindi dapat ganun, ano? Para lahat umangat ang kita. Okay. Sila din ang nagbigay sa akin ng ulo. Sila nagturo din sa akin mag- negosyo. May extra fund. Wait, din kasi pamilya nila. Wait, sila. Buti naman. Anak mo? Laki ah. Ilang taong ka na? Nag-aaral ka na? Siyempre. Ano gusto mong maging pag laki mo? Seaman po. No. Ayaw mo bang maging farmer? Ayaw mong magtanim? Ha? Palay po. Gusto mo naman. Eh kung sampu yun. Pero paano mo gagawin? Magsisiman ka mo na yan. Sinuturuan po ako ni Papa. Sa palay? Oo, dapat matuto ka ng farming. Pag matuto ka ng farming, ano mas malaki kita mo kaysa magsiman ka. Boss ka pa. Ayan, yung mag-i-start na po tayo. So, good afternoon po sa lahat ng mga nag-attend dito sa ating kumunting seminar dito sa Teshoy's Orchids Farming. Ako nga pala si Charlie Uko lang magiging magpapaliwanag po sa inyo ngayon tungkol sa hito farming business. Farming is a basic skill that everyone must learn. Sabi nga dun sa isang sa napag-aralan ko sa TESDA, ang Pilipinas ay is an agricultural country. 75% ng buong Pilipinas is consists of land for agriculture. Pero bakit kaya yung mga kapwa natin ayaw mag-agriculture, di ba? Pero dapat sabi nga natin, kailangan alam natin kung ay dito pa lang sa country natin, alam natin kung paano mag-farm. Kasi yun nga, sabi, basic skill na lang dapat 'yan. Alam natin kung ano dapat nating gawin. Susunod natin is financial stability and improvement. So, yun nga yung sinabi ko kanina, kung gusto niyo na extra income, pwede tayong mag-alaga ng hito. Kasi kapag nag-alaga tayo, 3 to 4 months, parang baboy 3 to 4 months, may mabebenta tayo. Parang palay rin. Mm-hmm. Housing, tarapan, concrete pond, and earth pond. So, tatlo yung pwede nating paglagyan ng mga hito natin. Okay, kung alam. Balak nating mag-alaga. Pagka kayo, merong lupang bakante, pwede kayo dun sa earth pond. So, ayan, depende sa bakante yung lupa, magpapahukay kayo. Kasi mayroon din mga measurement yan. Pagka, kunyari, nagpahukay kayo, titingnan natin kung gaano kalaki yung pinahukay nyo. Then, doon natin i-determine kung ilan yung stacking density na nababagay or pwedeng ilagay doon sa area nyo. Ayan, pangalawa, concrete pond. Makikita nyo sa model natin dyan, meron tayong pinagawang concrete pond. At sabihin din namin kung ilan yung nilagay namin dyan. So, sa paggawa ng concrete pond, eto, nakuha ko itong slides na to doon sa isang inatendang ko. Sa paggawa ng circular pond na pala to. Ayan, depende sa diameter. Hanggat maaari, kapag magpapagawa kayo, may inverted cone. Ayan. Parang dito din, sa rectangular pond, inverted cone. Tsaka sa modified rectangular pond. Ayan. Ano yung bakit mo inverted cone? Pa, ayan, kumbaga yung drainage niya pa baba. Ibig sabihin, sa gitna ang kuhan. Hindi po. Pwede po yung nasa gitna, pwede rin po sa gilid. Yung ginawa po namin dito, nasa gilid. Ang ginawa na lang po namin, pa ganun. Ah, para tatapon. Opo. Bakit po namin, ayun, paislan. Ayan. Para tatapon yung tubig. Opo, bakit po namin ginawa yon? Unang-una, para mabilis matapon yung tubig. Pangalawa, dumudumi po kasi yung mga hito. Lalo na kapag marami. So, syempre, dumudumi, kumakain sila, kailangan dumumi sila. Yung water quality natin, dumudumi din. So, mas maganda kung
yung tube ay yung kung inverted yung or pie slant yung ilalim natin, yung mga dumi nila bumababa. Paano kung earth pan? Pagka earth pan po, hindi po problema yung tahi nung hito. Kumbaga sa sabi nga po nila, isang advantage ng may earth pan, hindi kailangan magpalit ng tubig. Dito sa concrete pan, kailangan magpalit ng tubig kasi dumudumi. Oh, nagiging stagnant. Opo, nagiging ammonia kapag ayun, nakalimutan ko sabihin nga pala. Yung mga dumi na 'yon, kapag ka, sa dami ng hito, dumudumi, so nagko-contribute 'yon sa pagtaas ng ammonia doon sa tubig. Pati din yung feeds. Po? Tapon dito sa pala 'yan. Eh, pwede rin naman po, ayun. Kumbaga binigyan lang natin ng rationale yung pagkaroon ng inverted or slant doon sa ilalim. Pero kami, mayroon kami dinevelop na system dito. Nagpapalit lang po kami ng, nagde-drain lang po kami doon sa container. Meron po kasi kami ginawang container na maliit. So, yung container lang na yun, yung dinedrain namin araw-araw. Tapos, hindi po kami nagpapalit ng tubig araw-araw. Once a week lang or once every 2 weeks. Basta nakita namin yung water quality niya is hindi na maganda. Kapag ka nga pala nagpagawa kayo ng concrete pan o kaya tarapal, lalagyan natin ng tubig, ititreat muna natin yan. Yan, ito ang ginagawa nilang treatment, banana stem treatment. Kailangan syempre, ang pagpagawa natin, iwa-waterproofing natin, bawal magkaroon ng leak sa semento. Tapos makikita nyo doon, mapapansin nyo, after ilang days, magkakaroon na ng kitikite. So kapag ka nagkaroon na ng kitikite, or after 5 to 7 days, pwede na nating lagyan siya ng hito. Tanggalin natin yung tubig and yung banana stem, ayun, lagyan na uli ng bagong tubig, pwede na natin siyang lagyan. Tapos, ito naman yung model na ginawa namin dito ulit. Bukod sa concrete pan, meron din kami dinevelop dito na circular pan at saka rectangular pan. Ano yan? Earth o cement? One po, tarapal. Tarapal. Opo. So kaya namin tinawag na recirculating circular pan. Yung tubig doon sa ito. Yung tubig dito sa loob, may drum dito. So pagka nagde-drain yung tubig, ayan, pumupunta sa drum kasama yung mga dumi or waste nung hito natin. So ibig sabihin, 'di ba? Kaya inverted 'yan, kasama yung waste pumupunta doon sa drum. Then, kapag ka binalik ng pump, medyo malinis na. So, kaya hindi tayo araw-araw nagpapalit ng tubig. So, ganun din yung ginawa namin sa rectangular tarapal namin. Strainer ka na nagsasala doon sa tubig? Opo, meron ding strainer na nilalagay doon. Konting parang filtration na konti lang doon sa drum para hindi masama yung dumi doon sa binabalik na tubig. Yun. Kaya tinawag namin siyang recirculating. So, ito yung estimated costing nung recirculating tarapal natin. Yung recirculating circular pan natin, ayan, 9,000. May pump, may blue drum. Kapag ka all in all, 19,000. Kompleto na yun. Kompleto na po yun. Bakalan din ba yan, tubo? Ito po, tubo po yung nilagay namin dito. Pagka recirculating rectangular pan, yung kamukha nung sa amin naman dito, ayan, makaka-produce kayo 7,500 lang. Makakapaglaman na ng 1,000. Magkano yung pump? Pump po, 1,000. Tarapal, gaano katagal yung inaabot yung buhay ng tarapal? Based dun sa supplier natin, 5 to 10 years. Depende na lang sa paggamit nyo. Advantage ng tarapal natin, unang-una, backyard. Kahit na wala kayong sobrang laking lupa na kailangan hukayin, pwede kayong magsimula ng hito farming. So, kahit nasabihin natin maliit lang na rectangle, maliit na bilog, ayan, susunod naman natin water management. Ito nga pala yung tamang paggawa ng drain sa, kunyari magpapagawa kayo ng concrete pan. Kailangan ang drainage nandun sa pinakailalim. Tsaka na lang magtatayo, ayun, itataas, lalagyan ng 100% drain, 50% tsaka spillover. Yun nga yung sinasabi natin, pagka walang filtration, araw-araw magpapalit. Or kapag ka madumi na yung tubig, every 3 days, yun, magpapalit na ng tubig. Kasi yun nga, tumataas yung ammonia content. Or dumudumi yung tubig. So, kailangan. Regular water replacement is a must. Water source. Ito na nga pala yung mga normal values natin.
So yung pH 6.5 to 7.5. Salinity tsaka ammonia yan 3 ppm 3. Mer dito nga pala sa ginagamit namin, meron kaming ginagamit na pang-measure nung TDS. Pagka mababa sa 300 yung nare-read nung TDS, mabagal kumain or hindi masigla yung hito namin. So kapag ka, tapos ang remedy ng ginagawa namin para tumaas yung TDS niya, dinalagyan namin ng asin, then kinabukasan nagiging masigla na uli sila. Ways to maintain good water quality, ito nga pala. Ayan nga, use nutritionally balanced and digestible feeds. Yun nga sinasabi natin, pagka naglilagay tayo ng ibang pagkain, dumudumi yung tubig natin. Observe suggested stocking rate. So may computation tayo mamaya dyan, bibigay ni Sir Ma'am. Regular removal of solid and metabolic waste. Ayan, dito nga pala, dito naging maganda yung system namin. Yung recirculating na ginawa namin. Natatanggal yung solid and metabolic waste, yung mga dumi, and ang binabalik, yung medyo malinis na tubig. Hindi ko naman masasabihin sobrang linis yung binabalik ng pump namin kasi hindi naman siya pang-filtration talaga. Kumbaga, yung malalaki lang, yung hindi na naibabalik. So sa harvesting, pagka nag-harvest tayo, ayan, harvest season for catfish starts dito, pwedeng 4 months. Kasi sinakto namin yung pag-harvest namin 4 months. Kapag ka hindi nyo pa desire yung, kunyari, ang gusto nyo 3:1 or 2:1, so magdadagdag ka ng 1. Pero nakita namin yung 3:1 or 3 pieces in 1 kilo, ma-achieve siya ng 4 months. Meron tayong tinatawag na shooters, yung mga mabibilis lumaki. As early as 3 months, meron nang magpapakita niyan, yun na lang yung mga iniihaw natin pagkain. So, kapag ka nagsasizing tayo. Yun niya, meron tayong ginagamit na equipment, yung mga chicken wire na green. So, para hindi nasusugatan yung alaga natin, yun yung pang-sort. Meron siyang sizes. May 1 inches. Kung basta tatlong size yung apat na size yung ginagamit namin dyan. Nase-segregate kung ano yung laki. And monitor your catfish progress every 2 weeks. So, when harvesting, water is drained 90%. Yun pala, hindi pala 100% kagad. 90% muna. Yan. Then, remaining 10% will prevent the catfish from getting dry. Yan. So, to soil or not to soil? Soil is used in order for planktons to grow. For continuous harvest, stock new fingerlings as long as you have multiple pond cubicles. So, kapag na-harvest, so, mas maganda, lagyan ka agad ng fingerlings para continuous yung business natin. So, let's talk about market. Yan na nga. Yan yung pinoproblema natin kapag nag-aalaga na tayo ng kahit anong alagang hayop. Yan. Unang-unang market natin, yan, sabi ni tatay, nag-iihaw. Kung meron tayong kalapit na nag-iihaw sa atin, so pwede natin silang kausapin kasi backyard lang naman tayo eh. Hindi naman tayo makakasakit dun sa nagsusupply sa kanila na, uy, ha-harvest ako ngayon ng hito ng alaga ko na mga 100 kilo lang naman. Pwede bang kunin mo to ng 1 linggo? So, dun pa lang, makakahanap kayo ng market. Pwede naman silang pakiusapan. So, kaya nga, nagkakaroon tayo dito ng samahan para mag-grupo. So, kunyari, magkakasabay tayo sa mga harvesting natin. And then, pwede nating ibiyahe sabay-sabay. Yun. So, meron tayo market sa ihaw. Pangalawa, merong nag, di ba, merong mga bahay-bahay dyan na bumibili per kilo. Yun, pwede rin natin silang bentahan. Facebook, pwede rin natin yung bentahan. Sa, kunyari, sabihin nyo, uy, one week, mag-harvest na ako ng alaga naming hito, estimated 100 kilos. Ayan, place your orders now. Yun. Pwede nating mabenta yung alaga natin kapag ka nag-add value tayo. Ano ba yung add value? Yung pinuntahan naming seminar sa Pangasinan, gumawa na sila ng processing plant sa Mindanao. Ginagawa nilang chorizo. Pwede yan. Ginagawa nilang frozen hito. Dito nga pala, kaya natin in-organize to, nagkaroon tayo ng meeting na ganito or seminar, pwede kami nag-o-offer kami ng fingerlings. Yun nga, di ba sabi ko, nagpagawa kami ng earth pond. Ang ilalagay namin doon is fingerlings production. So, hanggat maaari, tulong nyo na rin sa amin na sa amin kayo kumuha ng fingerlings.
So, regular price naman tayo. Kapag kahit saan kayo bumili, piso per inch ang bentahan ng fingerlings. So, ganun din ang magiging price natin. Kasi yung iba, 3 inches, 350. 2 inches, 250. So, tayo, piso per inch pa rin naman. Ayan. Ayan, mauna tayo sa... Saan nyo ba gusto? Doon muna dito. Sa concrete. Si Charlie na mga fingerlings. Charlie na bahala sa mag-draw out na. Naku! So, ganito, pag magpapagawa po kayo ng concrete pond, kailangan, napaka-importante, dun sa drain. Kailangan, dun lang ang drain sa pinaka-ilalim. Tsaka nyo na lang lagyan ng, itaas yung, naglagay ng pipe papunta dun sa taas, 50%. Tapos, sa overflow, taas. Ang ginagawa naming overflow, eto na. Opo, yung pump po. Di kuryente po yan. Yung pump lang naman po. Yung pump sa Lazada. 24 hours yan? Pa? 24 hours? Wala yan. Pa? Mamamatay siya. Alas hindi po, mabubuhay pa rin siya. Ang gusto lang namin dito, matatanggal nga po yung dumi. Yung dumi na kahit papano. Opo. Pare, ang dinos mi pambalon. May pambalon kasi ko sa mita ko ng kulong ng babi. Hindi sa mabog do, pag sumabog to. Hindi, tingnan mo kung gaano katigas. Kapal. Mariyama. Kung mapapansin niyo, yung paikot na ganito, yung pump tinutulak niya, yung tubig mas umiikot. So yung tining yung dumi, 'di ba kapag ka yung dumi mas mabigat 'yon, pumupunta doon sa ilalim. Yung drain niya nasa gitna, doon pumupunta lahat ng dumi. So, mas nakakatulong sa paglinis ng tubig ng system. Ito, mating, tapos salt. Simple lang po, tapos ito, net. Ilagyan namin. Balak namin dito, lagyan hanggang doon sa dulo. Mga 5 ganito. Yan. Magkano nagastos mo dyan? Yung pong pinakita namin kanina, nasa 19,000. Okay. Okay. Ano ito, sir? Kayo gagawa nun? Depende sa materials, ha? Pero yung tarapal, yun, 9,000 yun, may mga ganun tayo, eh. Pero yung labor, yung... Baka mamaya, mahal na bakal sa inyo, eh. Ilan lulan ito, sir? Ha? Ilan lulan yan? Ito, nasa 2,000 to 2,500 na to, eh. Kasha, hanggang grow out na siya. Oo, oh, hanggang grow out na gagawin namin dyan. Yung tarapal na ganito, isang buo siya. Dalawang ganito. Isang? Opo, isang ganito. Tarapal lang. Binibili po yan. Meron din po sa amin. Ino-order lang po. Pa? Ino-order lang po sa amin. Opo. Nung bilhin mo kanina. Opo. Ah, kaya lang may sukat. May sukat po. 12 diameter po ito. 12 diameter. Opo. Okay yan. Mas maganda yan kasi umiikot yung isda. Hindi ba? Ang isda gusto pa ikot-ikot. Ikot. Kunyari eh, ang alaga mo 1,000, eh kailangan lang naman eh 1.5 ang kain, di ba? Opo, ganun nga po. O bilangin mo na lang yung mga gamit mong kilo. Opo. Pwede yung kayo nga... magkilo-kilo para hindi ka masaktan sa bulsa. Opo. Para ka lang may arkansya, di ba? Depende nga po yung aalagaan nyo sa dami. Nung... sa dami ng budget nyo. Kunyari, 1,000 lang yung budget nyo sa na fingerless. Doon muna tayo magsimula. Tsaka na lang tayo magdagdag ng magdagdag. O kung wala kayo bibili nga ng 4 bulto, dahil magkilo-kilo ka, kilo-kilo. Magbibilang mo naman. Ganun nga po. Ano naman ka, wala tayo na umaten dito. Opo. Magko-co-op na tayo. Kumbaga, magkaroon na lang din tayo ng registry. Parang yung samahan. Opo. Para kung halimbawa, kung kukuha tayo. Kumbaga, ano na rin yun, perks na lang nung kung pagiging kuhan. Magkaroon tayo ng mga discounted na sa feeds. Doon na natin ipon. Ganun. Para ito tayo assist, mag-a-assist. Yun nga po, kaya nga tayo nag-organize ng ganito para magkaroon ng samahan. Para magtutulungan tayo sa... lahat. Perks nung umaten dito. Opo, sa lahat na sana. So yung sizing natin, tatanggalin muna natin yung tubig dito. Kunyari, magsasize na tayo. Tatanggalin yung tubig, de-drain. Then, kukuhanin yung mga hito. Meron kaming pangkuhang ganun eh. So ilalagay dito, ang unang size natin, ang kukunin natin yung pinakamaliliit. So, tatlong size yung ginagawa namin pagka nakikita namin maliliit. Pagka naman yung sobrang laki na, dalawang size na lang. Yan. So, una, dito. So, matatanggal yung, yan, i-shake. Ganito ko lang butas, mga nasa ilang inch yung ano. Juan, not particular sa inches eh. Siguro mga 1 to 2 inches sa mga kawala.
yun. Siguro lang tayo doon. So, yan, pagka ginanyan natin sa banyera, may tubig yun. Bawal yung walang tubig. Siyempre, hindi sila makakatanggal. Tapos, kapag yun, medyo malaki, lalagay lang dito. Then, may banyera dito. Yun. Tapos, kung ano yung matitirang malaki, dito ulit. So, mas maganda kapag dalawang size lang. Ito pang malakihan lang talaga. Yun, para dalawang lipat lang yung hito natin. Yun. Kasi ang ginawa namin dito, kung ano yung malaki, yun, dilagay namin doon. Tapos yung maliit, doon na lang. Yung sama-sama. Ay, mas malaki rin. Mas makapal. Kaya mas maraming chicken wear kasi tawag dito. Oh, chicken wear. Maraming salamat. Naku, naka-video pa lang. Video lang. Yes. Matagal na naman ako ni mga kabendis sa Tesh. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.